formation ng mga core team. At mula doon sa core team, nung sila ay solid na ang kanilang formation, yun, sila na mismo, automatic na umaapaw yung kanilang sigasig na kalapin at hikayatin ang mga nasa pamayanan. Kung kaya nga, napaka-aktibo ng mga kabataan dito, hindi lang sa sentro, kasama na ang mga taga-pamayanan. Mga sangguni ang kabataan ng barangay, nang sa gayon sila ang sumuporta sa ilang programa, at nakita ko na magandang makita sa parokya na mga kabataan ay buhay na buhay at masigla. Blessings po sa lahat. Welcome dito sa Conversations with Father Jerome SVD. Hindi po ganun kadali bumuo ng mga kabataan sa anumang parokya. Dahil alam naman natin na syempre iba na yung mentalidad ng kabataan, pero merong mga parokya na buhay ang kilos ng kabataan. At ipinagmamalaki ko na makakasalamuha o makakasama natin sa Conversations with Father Jerome, ang isa sa mga tumatangkilik sa mga kabataan natin. Ito si Father Teddy Abbas SVD. Magandang araw sa iyo, Father Ted. Magandang araw, Father Jerome. Father Ted, ilang taon ka ng pare? Ngayong 2024, ako ay 23 years na sa pagkapare. So, kung tutuusin ay ilang taon ka na rito sa, anong pangalan ng parokya mo? Itong sa Mansalay, ito ay Santa Catalina de Alexandria Parish. At ilang taon ka na rito? Tatlong taon noong December. Tatlong taon na. Eh, kanina napansin ko na napaka-aktibo ng mga kabataan mo. Paano mo nagawang maging aktibo ang kabataan ng Mansalay Oriental Mindoro? Una, itong mga kabataan sa Mansalay ay inorganisa sa pamamagitan ng pagkakalap sa mga baryo, sa mga pamayanan. Then dito sa sentro, bumuo ng core team na ito'y binigyan ng formation ng mga paghuhubog. At ang paghuhubog ay iniangkla sa programa ng kabataan ng Dayos at Baykaryato ng Kalapan. At ibinaba dito sa parokya. Then pinalakas ang paghuhubog o yung formation ng mga core team. At mula doon sa core team, nung sila ay solid na ang kanilang formation, yun, sila na mismo, automatic na umaapaw yung kanilang sigasig na kalapin at hikayatin ang mga nasa pamayanan. Kung kaya nga, napaka-aktibo ng mga kabataan dito, hindi lang sa sentro, kasama na ang mga taga-pamayanan. So sabi mo, merong pagbubuo, pag-uorganisa, may paghuhubog, formation, tapos may gawain sila. Doon ba sa tatlong baitang ngayon, naandun ka rin? O nakatingin ka lamang na may gumagalaw? May panahon na kailangan akong nasa loob. Dahil kuminsan, kahit nga lagi sila magkakasama, may mga ginagawa sila, nagkakaroon din ng kaunting conflict. Kaya kailangan kong pumasok. Pero kadalasan ay may mga point persons ako na sila ang gumagalaw. O kumusta na? Kumusta dito ang formation? Kumusta ang mga youth festival? Kumusta ang budget nyo? So may mga tao akong sa loob din ng mga kabataan. At dito bakit, sa core team. Bakit ginagawa mo ito? For what reason? Ang nakita ko, ang sigla ng simbahan, ng parokya, ay hindi lamang doon sa mga matanda, yung mga AP na laging sila ang kasama ko tuwing umaga. Nakita ko ang sigla at pag-unlad at pagiging dynamic ng parokya, ng simbahan, ay malakas na puwersa nang gagaling sa kabataan. Kung kaya nga dito ko sinimulan, hinimok, hinikayat at kinalap ang mga kabataan ng bayan. Nakipag-ugnayan ako sa mga sangguni ang kabataan ng barangay, nang sa gayon sila ang sumuporta sa ilang programa. At nakita ko na magandang makita sa parokya na mga kabataan ay buhay na buhay at masigla. Anong part ng parish ang ginagampanan ng mga kabataan nyo? Dito sa Santa Catalina de Alexandria, ang haba po ng parish. Anong role nila dito sa iyong parish? Ang kadalas sila ng role, usually kapag may mga programa, sila yung mga animators ng parokya, ng mga programa. Ayun, MC. Sa mga pag-animator sa pagsayaw, pag-MC, at sa mga, lalo na yung mga, kasi mga prosesyon, yung mga props na yan, sila ang gumaganap. Basta sa lahat ng aktibidades o programa ng parokya,
na ginanap na malaki, piyesta, mahal na araw, simbang gabi, laging kabilang at kasama ang mga kabataan sa mga may gagawin sa parokya. At kung wala itong kabataan ito sa parokya, anong itsura ng parokya ng Santa Catalina? Kung ngayon ang makikita ko ang parokya ni Santa Catalina dito sa Mansalay ay lumulukso, lumulundag at masigla. Kung wala ang kabataan, para silang ang parokyang ito ay parang isang lumpupilay na hindi makakalukso, hindi makakalakad at walang sigla. Grabe naman yung imagery mo. Pero sabi mo merong formation paghuhubog, no? Ano bang kailangan nila bilang individual na mananampalataya, faithful, na doon pumasok yung formation? Anong klaseng formation ang ibinigay ng inyong parokya sa kanila? Ang una, ginagawa, tulad ng sinabi ko kanina, ito ay nakaangkla sa programa ng Bikaryato ng Kalapan, programa ng kabataan. Ang una ay kinakalap o hinahanap ang mga, ang tawag namin ay mga crowd, yung mga nagsisimba na nabinyagan na hindi naman nagsisimba, na hindi sila kabilang o kabahagi sa mga gawaing simbahan. Ito muna yung una naming hinanap nitong core team na binigyan ng formation ng mga paghuhubog. Ikalawa, madalas ko silang pinapadala sa mga youth festival, youth meetings, youth formation sa Bikaryato. Ang sentro nito ay sa Kalapan para dumalo sila ng mga paghuhubog. Ikatlo, kahit dito pa lang, lagi ko silang minomonitor at tinicheck kung dumadaloy ba at nagagawa ba yung mga programa ng magandang nakita ko doon sa hapag ng pamilyang Mindoreño na solid ang programa para sa mga kabataan. So, ginagastusan din ng parokya ang paghuhubog at pagsusugo ng kabataan? Kailangan lagi ang finances dahil pamasahin na lang kapag kami ay malayo sa sentro, sa Kalapan, sa Bikaryato. Kaya ang unang-una yung finances, kapag nagpadala ka ng 10, sa transportation pa lang, ang budget ng isa ay 1,000. So, 10,000 agad yan sa finances. At kailangan kapag may mga overnight training dito sa parokya, tinatawag mo, yung accommodation, food, transportation, at lahat na. Yeah. Kailangan ng finances. Doon sa spirit na sa mga huling pag-aaral at researches tungkol sa kabataang Pilipino, ang karamihan doon sa survey, lumabas na they do not identify themselves with a religion, but they more identified with their relationship with God. So, hindi daw sila religyoso, pero may spiritualidad. Anong masabi mo ron, Father, na meron kang active religious group at hindi ito yung tulad ng lumabas sa survey na ayaw nila ng organized religion. Ang gusto lang nila, relasyon sa Diyos. Do you believe on that survey? O iba rin yung katotohanan ng Mansalay? Maaring sa tingin ko, naiiba ang pagtingin sa mga kabataan sa parokya ng Santa Catalina dito sa Mansalay dahil ang komunidad dito, ang mga tao, ay may pagkakonserbatibo pa. At doon, nakasalalay sa mga sasabihin ng mga tao, mga nakapaligid, mga kasama sa pamayanan, kung kaya yung pagiging relihiyoso ng mga matanda, ng mga naunang naglilingkod sa simbahan, ay na-absorb nitong mga kabataan. So, napakalaki ng role ng mga nakatatanda upang maipasa yung pananampalataya sa mga kabataan ng Mansalay. Napakalaki, Father Jerome, ng role, ng gampanin ng mga role model, ang mga matanda, ang mga nakapaligid, ang mga leaders ng at doon makikita ko na kapag itong mga leaders na ito, maaaring dyan magsisimula na mag-doubt o magduda ang mga kabataan sa kanilang buhay pananampalataya at magiging aktibo sa simbahan. Gaano ka-critical yung role ng parish priest to organize a young people? Kasi hindi naman lahat ng parokya active yung parish priest. Pero no doubt, may mga laypersons na kumikilos. Pero sa'yo, significantly, ano nakita mong role mo bilang pinakakura paroko sa mga kabataan? Ang pinakamalaking role ko sa mga kabataan sa kanilang mga paghuhubog, sa kanilang mga ginagampan at gawain dito sa parokya ay ang aking full support. 100%. But letter V yan. Naka-full support ako sa kanila. Sa mga moral na suporta,
spiritual kung kailangan nila, at yung aking presensya. Anong dalawang challenge on a personal side sa isang pastor na meron kang mga kabataan? I understand, maraming problema yan sa family, sa growing up, mga jowa-jowa, education, etc., etc. Anong nakita mong mga dalawang maring challenge ng mga kabataan ng Mansalay Oriental Mindoro? Una, siguro itong advanced technology, itong mga cellphone na halos... sina-challenge ko sila minsan sa ilang formations na ginagawa. Katulad lang nakaraan, wala pang 1 week yung kanilang Pasqua formation na kinuha lahat ang mga cellphones for 3 days. Oh, naku, kahirap mo. So, isa yon na isa sa mga challenges. Ano, hindi sila makagalaw pag walang cellphone? Nakita ko naman, kinaya naman nila. Pero na-disturb. Disturbed nung sa una. Pero, hindi sila, parang irritable ang iba. So, ito yung nakita kong isang challenge. Bakit yung mga Paris Priest pa, hindi na-disturb pag tinanggalan ng cellphone? Parang pareho lang. So, yung generation ng kabataan saka natin, iba pag wala na, no? Pero nakaya nila yung 3 days. Kinaya nila ng 3 days. Doon nga ako humanga sa kanila. Ikalawa, yung mabilis na transition ng mga kabataan. Ako minsan, nabigyan mo na sila ng paghuhubog ng formation, ginastusan of course, binigyan ng maraming panahon, mamaya magtatrabaho, mag-aaral sa ibang lugar. So, hanap ka na naman ng bago, mag-form ka na naman. Yung mabilis na transition, na kuminsan ang mga kabataan ay hindi mo hawak yung panahon at yung kanilang commitment kapag, committed sila kapag narito, pero pangangailangan sa trabaho, pangangailangan sa pag-aaral, umaalis sila sa parokya, lumilipat ng ibang lugar. Yun ang isa kong nakita. Pero tumataya ka pa rin kahit alam mong lalampas na transition sila. Pumasok, lalabas. Tataya ka pa rin. Tinanggap ko na yung realidad na yan. Uh-huh. Kung kaya nga lagi akong may plan B. O sinasabi ko lagi, nakikita kong nag-excel sa leadership o very animated yung leader na ito. Maaring sa ilang araw, ilang buwan, ilang taon, aalis. Kaya dapat ay naghahanap ng mga bago at nagtitrain ng mga bagong leaders. Bigyan mo nga ako, Father Jed, ng isang pinakamasaya mong experience sa iyong kabataan. Sa mga kasama ko dito, mula nung ako dumating ng 3 years, ang pinakamasayang masasabi ko ay sa quantity nila. Na kapag sinabi kong conquer this Easter celebration ng power ng kabataan, darating talaga sila. Mamaya, sasama sila sa procession, sasama sila sa pagsamba sa krus. So, yung number nila, nagpapasaya sa'yo. Yun, nagpapasaya sa akin. Hindi number na aktibo at dynamic. At hindi crowd yun, kilala mo sila, kilala ka nila. Kahit hindi naman lahat, pero kadalasan, kilala ko pati pangalan nila. Wow, talaga. Galing ng memory, words. So, dahil lagi ko rin silang kasama, at dito sila tumitira kalimitan sa dorm. Meron. At ano yung pinaka-isang saddest moment mo sa sino mang kabataan, kung bilang parish priest, anong maalala mo? Isa sa pinaka-lumbay-lumbay mo, tinamaan ka dun sa buhay ng kabataan ito. Meron ka naalala, Father? Yung kabataan na aktibo sa parokya, sa simbahan, na binigyan mo ng panahon, ng formation, at sabi nga, nangapital ka ng pera, ng panahon, ng mga kasama sa paghuhubog sa formation, ay hindi na uwi sa maganda. Halimbawa, napabarkada sa mga bad influence ng mga barkada. At iyon ang nakakalungkot, na para bang ang pinaghirapan ay nasayang lang. Para ka palang magulang doon, ano? Yeah. Nauhuna din, tapos nasayang. Maagal nag-asawa, mga ganoong elemento. Father Ted, huling bagay, ano? Kung may hihingin ka sa Diyos para sa kabataan natin, hindi lang sa Mansalay, bilang dasal ng isang pare, maaari bang magdasal tayo ngayon at sabihin mo sa Diyos, yung dasal na yan, para sa kabataan natin. Okay lang ba tayo, Father Tevre? Can we have that prayer? Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos, Ikaw ay makapangyarihan at mapagmahal. Ipinadala mo si Jesus na iyong anak, na isa ring kabataan, na uunawa sa mga kabataan.
ang ayong Panginoong, ang aming Panginoong Jesucristo na nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan dahil sa pag-ibig sa amin. Ang panalangin ko sa mga kabataan dito sa aming parokya at sa lahat ng kabataan, nawa ay patuloy nilang madama ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo, at ang pag-ibig na dama nilang ito ay maipadama nila sa kanilang mga kapwa kabataan din. Ito ang aking dasal na sa kabila ng napakaraming problema, pagsubok sa mga kabataan at mga paghamon, patuloy pa rin nilang maramdaman ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na nag-alay ng buhay sa ngalan ng pag-ibig higit sa lahat sa mga kabataan. Amen. Father Teddy, maraming salamat sa iyong pagpapaunlak dito sa Conversations with Father Jerome. Maraming salamat din, Father Jerome. Mabuhay ka. Welcome.